pala yung gagawin ngayon, Hyundai Starex. Sira nito yung alternator niya, ayaw mag-charge. So, nababa na namin yung alternator nandito na. Ito na yung alternator niya. Ito yung hindi ko makarga na alternator. Binuksan namin. Tuloy bago yung IC. So, ang problema nitong IC na to, nababasa yung oil seal niya. May problema na oil seal niya. So, tinanggal ko yung oil seal. At tinesting ko tong rotor. Yung rotor kasi nito, kita mo yung tester. Yung rotor nito is putol yung coil niya. So, ayan, wala siyang contact talaga. Pagdating dito, mayroon siya. So, hinahanap ko yung problema. Ito kasi, ito yung recon, mayroon na siyang pandikit. So, gumamit ako ng rotary tools para makutkot ko yung nakadikit na epoxy rito. Dahil hinahanap ko kung saan talaga siya napuputol. Sa experience ko, laging ang putol na coil, hindi dun sa loob. Dito mismo sa loop nito. Yan. Dito, pagdating dito, nilulop kasi ang coil dyan bago pumasok dito sa commutator na to. So, itong lugar na to, chinik up ko to. Dyan. Patay mo yung hangin kasi naririnig yan dyan. Yan mo na. So, ito yung issue nito. Putol nga yung coil na yan. So, tinignan ko yung contact lang coil mayroon. Pagdating dyan, wala. Ayan, wala siya. Nakikita ba yun doon? Mm-hmm. So, wala siya. So, kinutkot ko kung saan may problema. So, dito sa kabila, siyempre kukutkutin mo rin para malaman mo kung saan nagkaroon ng problema. So, kasubaybay ng kasubaybay ko rito. Kasi, tinignan ko nga yung contact nito. Ayan, mayroon naman siyang contact pagdating dito. Meron pa rin siyang contact. Kaya lang, pagdating sa testing ko dito sa loop na to, wala. So, kinutkot ko na naman siya ng rotary. Ito nga, pinangkukutkot ko rito. Yan. Itong loop na to, yung lugar na to, dito siya nagkaroon ng loop, yung coil niya. Diyan nagkaroon ng putol na naman. So, laging ang experience ko, pagka napuputol ang coil, dito sa loop na yan. Kahit na mayroon na siyang epoxy na nakalagay dyan, napuputol pa rin pala. Ngayon, tinisting ko, kasi ito yung linya nito. Ito yon. Pagdating dito sa kabila, pagdating sa loop, papunta rito sa kabilang commutator niya, ito yon. Yan na yung walang contact. So, kinutkot ko pa rin, nakita ko dito, ito toto. Ayan. Ito yung mayroong contact, nakikita mo rin sa ano. Ayan, may contact yan. So, pagdating dito, pagtawi dito sa kabilang loop, wala na. So, ito yung karugtong nung commutator na yan. Ayan, yan yun. So, pagdating sa kabila, wala na. Dahil, nandiyan yung putol. I-close up mo nga. Kanin ko lang yung ano. Ayan. Ito yung putol. Close up mo. Nakita mo na? Ayan. Ito yung naputol dyan. Nadugtong. So, itong area na to, pagdudugtungin ko to, sana madali pa. Pause ka muna. Sana madali ko ba itong andito yung dugtong eh. Andyan yung dugtong nung lang kutkutin kasi ito. Kasi ang hirap
pagka ano, buti nga nakita pa yung dugtong na yan eh. Alisin ko lang yung pandikit dyan kasi nakadikit, nakadikit siya dyan. Sana makakuha sa tiyaga. Mahirap pag naputol tong magnet wire na yan eh. Kailangan, ayun, nagalaw ko na yung magnet wire na yan. Yan. Tapos itong isa, hindi dito. So itong magnet wire na yan, kailangan malinis yan. Para maidugtong ko siya. Huwag lang maputol. Pag naputol, sibak. Alisin ko na to rotor din, yung rotary tools na to, dahil tapos na yung trabaho niya. Papalit ko naman ngayon tong panghinang. Huwag mo pakita kung marumi. Ilop ito. Huwag lang maputol. Yan. Hihinangin ko na lang yan. So, titistingin ko tong ito kasi walang contact ito. Nakita ba yan? Mm-hmm. Titingnan ko kung magkaroon na ngayon. So, ayan. Nakikita naman yung tester. Ayun, nagkaroon na siya ng contact. So, pag naayos to, mabalik ko, madikitan ko ulit siya ng pandikit. Pero bago yan, hinangin muna. Okay na. Dati wala ito eh. Putol talaga ito eh. So, hihinayin ko muna yan siya para mabuo yung alternator na to. Nakailang minute.
Tinginan ko lang. Nakabidyo na? Oo, oh, nakabidyo na ako. Ayan, nadikitan ko na yung ginawa ko. May pandikit na yan. Pati yung kabila, naayos na rin yan. So, titestingin namin ngayon kung mayroon ng contact itong commutator na ito. So, ayan. Kanina wala ito eh. So, ngayon nagkaroon na. So pwede na uli ikabit to. Okay. Update na lang kami ng video nito pagka kinabit na namin at nawala na yung indicator doon. Pag start, titingnan namin kung ilan yung charging yung sinacharge nito. So yun lang muna. Magpapalit muna kami ng wheel seal nito. Wala kasi oil seal dito sa kabitan nito. So, papalitan muna namin oil seal yan dahil nagli-leak ang langis dyan. Dahil itong vacuum pump, may supply na langis to. Kaya yung oil seal nakalagay dyan para ma-prevent niya yung pagpasok ng langis dito sa loob. So, dahil sira na yan, papalitan namin yon para hindi na pumasok yung langis dito sa loob.